Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po gagawa tayo ng puto with peanut butter filling. Request po ito ni Upline RTD, yung aming founder po sa aming business na ginagawa. So bago po tayo mag-start sa lahat po ng mga bago at di pa po nakasubscribe sa aking channel, pasuyo naman po, paklik na po ang subscribe at ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago natin. So, mag-start na tayo. Ito po yung ating ingredients. Unang-una po ay ang all-purpose flour. Ay, ano pala to? Third class. 4 cups ng third class flour. Then, 2 cups po ng white sugar. White sugar po ang gagamitin natin dito. Pero pwede namang wash kasi bagay siya. Kasi peanut butter. Pero white po yung available, kaya white na lang. Then, lalagyan po natin ng powder milk. Bearbrand po yung gamit ko, 66 grams lahat, kasi dalawang sachet po. So, kung gagamit kayo ng ibang klase ng milk or yung pangmalaki ang balot, so, 66 grams ng powder milk. Then, lagay na rin tayo ng baking powder. So, instead of 4 tablespoon, 3.5 lang po yung ilalagay ko. Kasi, baka sobra siyang mag-alsa-alsa, lumabas yung ating peanut butter filling. Kaya, 3.5 lang yung nilagay ko. Na baking powder din, hinahalo na natin. Itong mga dry ingredients. Hindi na nga po pala ako dito naglagay ng salt kasi ang peanut butter kasi nilalagyan na rin naman ng salt. Kaya din ako naglagay ng salt dito sa natin. Then maglagay na po tayo ng egg. 3 pieces po na large egg yung ilalagay natin dito. Na large. Pag XL po, kahit dalawa, pwede na. Then, 1/2 po na vegetable oil. Pwede po kayong gumamit ng melted margarine or melted butter. Then, i-mix na po natin. At lalagyan po natin ito ng water. 2 cups po ng water yung ilalagay natin. Dapat po 2.5, pero 2 cups na lang kasi meron pa po ditong 1/2 cup na evap na milk, yun na lang yung i-additional natin. So, 2.5 po pag water lahat or kung evap lahat, 2.5 pa rin po ang ilalagay natin. Yan, haluin na natin mabuti para ma-mix na at i-mix po, i-whisk po natin hanggang sa maging konti na po yung buo-buo. Salain pa naman natin yung store natin. Ayan, kung gusto nyo po ng sobrang kinis na puto, pwede nyo itong i-replace ng all-purpose flour. Kasi po yung gamit po ay third class. Minsan po ang third class na flour ay hindi po ganun kakinis. At hindi rin po ganun kaputi. Pero po, kung sa lasa po yung pag-uusapan, para sa akin po para lang sa panlasa ko to, mas masarap po yung third class flour. Kasi yung third class po ay medyo malagkit, yung para siyang hinaluan ng glutinous rice flour. So, ganun po yung, yung texture. Yun nga lang po, hindi po siya sobrang puti at hindi po siya sobrang kinis. Minsan may butas-butas. Ayan. Halo. Halo pa ng konti. Ayan. Ngayon ilalagay ko na po yung sinasabi kong 1/2 cup na evap na gatas. Angel po yan. Angel po yung brand ng gatas natin palagi. Pagkaiba. Sobrang loyal po ako sa Angel.
konting halo na lang po na maka ano na maka mix po itong nilagay natin na milk. Actually, pwede naman niya isinabay kanina. Hindi ko lang talaga naisabay. Kasi akala ko pa siya na yung 2 cups na water. Eh, iba pala itong 3rd glass. Medyo makitubig. Ayan, medyo maganda na yung ating mixture. Pero po, kagaya nga ng dati, kagaya ng palagi nating ginagawa, ito yung sikreto po. Para maging maganda yung texture ng puto natin, lagi ko po siyang sinasala. So ngayon, sasalain natin dito sa another mixing bowl na malaki para maging maganda po yung ating puto. Hindi man sobrang kimis kasi nga 3rd class ang gamit natin, pero mas masarap po na sigurado tayo na wala talaga dyan po. Tapos na tayo magsala. I-ready na natin yung peanut butter. So yung peanut butter na yan, kalahati niyan yung nagamit natin. Tag 95 pesos na ano, kalahati yung nagamit. So itong una kong ginawa, isang tablespoon muna nitong mixture. Tapos nilagyan ko ng peanut butter. Kaso napansin ko, lumulubog po yung peanut butter. Kapag 1 tablespoon lang. So, ang maganda po, 2 tablespoon ng puto butter, tapos peanut butter, tapos 1 tablespoon ulit ng puto butter. Yan, kasi itong una kong ginawa, ito pa ata yung na-open natin kanina, nasa ilalim na yung peanut butter. Pero kung meron kayong container na may butas, mas maganda yung peanut butter ilagay nyo doon para pipisil-pisilin nyo lang. Yung lagayan ng condiments, kung meron kayo noon. So, mas maganda isalin doon yung peanut butter tapos pipisil-pisilin lang. Kasi medyo hassle kapag itong kutsara pala, kapag itong kutsara yung gagamitin. So, yan. Ayan, pangalawa kong ginawa. 2 tablespoon na ng mixture nitong puto. Tapos, ilalagay yung peanut butter. Tapos, 1 tablespoon ulit ng puto mixture. Ayan, 2. Tapos, yung filling natin na peanut butter. Tapos, 1 na lang na puto mixture. So, ganyan. Ganyan po yung mas maganda kasi hindi lumulubog yung feeling masyado kapag gaganyan. So, ayan. Tuloy-tuloy na lang po natin hanggang sa maubos natin itong ating mixture ng puto. Hanggang sa matapos natin siya. So, ganyan lang po at ganyan. So, kung may strategy kayo na mas maganda, pwede nyo pong gamitin. Kung may mas maisip kayong paraan para maging mapadali yung paglagay ng peanut butter, kagaya nga nung kung may container kayo, yung lagayan ng condiments na may butas, para pipisilin nyo lang, ipipress nyo lang, lalabas na yung peanut butter, mas okay. Wala kasi ako noon. So yun, tuloy-tuloy na po natin hanggang sa natapos. At i-steam natin ito sa loob ng 12 to 15 minutes kasi po malalaki itong gawa natin. So after 12 minutes po itong unang salang natin. Mausok-usok pa, ganito po yung itsura ng ating nagawa na puto with peanut butter filling. Hindi na po ako naglagay ng cheese kasi maging over na yung puto natin. Wala na siyang cheese toppings, pero kung gusto mo pong maglagay ng cheese toppings, ay pwede pa rin po kayong maglagay ng cheese na toppings. Ayan, medyo pasingawin po muna natin bago natin itanggalin sa mga molder kasi para hindi tayo mahihirapan. Ito po kasing 3rd class flour ay
kahit may oil na po ay medyo siya dumidikit sa mga molder. But anyway, ang gamit pala natin ay silicone kaya hindi talaga siya didikit. Ayan, magtanggal na tayo sa mga molder at ilagay na natin dito sa bilaong paglalagyan natin. Kasi baon natin ito kasi magbe-beach tayo ngayon. Ayan, ito po ang ating finished product, ang napakaganda po na puto with peanut butter filling. Ayan na, FRTD, kakainin natin ito mamaya sa beach. Thank you so much po sa lahat. Ito po yung itsura ng loob. Ayan.